no? Pero parang walang tao eh. Wala pa silang nakikitang ni Anino. Pero bandang alauna ng lumang bahay na kinatatakutan. Pero sa likod ng mga kwento ng Dimanoy kababalaghan, nagkukubli ang malabangungot na karanasan ng ilan nating kababayan noong pang panahon ng mga Hapon. Si Mark Zambrano, on assignment. Tuwing sasapit ang undas, madalas hanap ng mahihilig sa katatakutan, mga makapanindig balahibong lugar. Bukod sa matamis sa pastillas, ang San Ildefonso sa Bulacan may kwentong nakapangingilabot. Isa ng landmark ang bahay na ito sa Barangay Anyatam sa San Ildefonso. Ito ang bahay na pula, isang makasaysayang lugar at pinaniniwala ang pugad ng katatakutan. Bale yung bahay na to sa kwento ng nanay ko. Unang itinayo, 1928, pero natapos siya, 1930, nung pagmamahari ni Don Ramon Ilusorio. Kasi yun ang talagang kulay niya, noon pe. Noon pa. Oo. Panahon daw noon ng Hapon, nang gawin itong headquarters ng mga sundalong Hapon. Dito raw tinipon ang ilan sa mga lalaking pinagbintangang miyembro ng Hukbalahap sa Karaw Pinas lang. Maging mga kababaihan, hindi rin pinalampas. Kaya ang bahay na ito, pinaniniwala ang tahanan ng mga kaluluwang humihingi ng hustisya. Yung kuya ko, nakausap niya talaga yung matanda na inaaya siya sa ilalim ng dito sa silong. Kasi may silong yan eh. Kaya ang sagot daw niya, natatakot po ay ako. Tapos sabay, takbo na siya, lumabas na sa bahay. Meron daw sila nakikita ang mga white lady, ganun. Pero hindi pa ako naaaring. Mayroon talagang lumilitaw dyan, noong araw pa. Kasi pinsan ko dyan, ang nagmaneho ng sasakyan, may pumara sa kanyang babae, buti. Hindi daw niya yung tuwan. Dumingaw sa likod, nakita raw niya yung babae, nakasalikod na niya. Nalaglag yung sasakyan niya, doon may gawin na yun. It was just a nightmare. It was just a nightmare.